Di pa ako nagsisimula, natatawa na ako. Alright, Christian Kayobit. Welcome to the channel. Hindi ko alam, bro, kung nanonood ka ng channel ko. Saan niya siya? Ako eh, tipo. Alam mo, pare, ano ba talaga pangalan mo, Santi? Damn, this guy, one and done. About to be a top draft pick in the PBA. Yes, sir. Party kami sa, ano ba yun? The island. Sa bug ako. In a wheelchair ako, pare. Na wheelchair ka? Ganun ka kalasing? First time ko yun. Ang sabi ni Janjan sa akin, sa likod lang daw ako ng trunk. Sa likod daw. Basta yun yung sabi ni Janjan sa akin. Hindi ko na maalala kasi lasing na ako eh. Baka si Paul. Pinasok ka lang sa trunk, Brad, tapos umuwi. Oo, pinasok lang ako, umuwi. Bilang pinabayaan ako, bayaan mo na yan. Sabi ko, hindi na ako. Bahala na kayo. Pag ako nakaganti. Ilang shawarma ang kaya mong kainin sa isang upuan? Siguro lima lang naman. Ano? lima lang guys ah. Noong grade 5 pa lang po ako, nagsimula ko manood ng NBA. Nakagisnan kong player si Kobe Bryant. And then simula noon, naging inspiration ko na siya. Sabi namin ni Alvin, doon kayo sa kabila, kami lang ni Santi dito sa kwarto. Kaya bawal bilang dito. Baka yung tissue mauubos na eh. Ayaw mo daw kasi nakasama yung mga pilam sa room kasi daw, baka daw maano eh. It's too much English. Paano kayo makipag-usap ni Alvin kay Joshua at saka kay Troy? Hand sign. Minsan sign language. Yes or no lang. Yeah. Ganun lang. Yeah. Wala, tahimik lang kami. Silent lang kami. Bahala sa buhay niyo magsalita siya. Did the chicks match the expectations? Chicks. Daming mo chicks, ha? Ancho Serrano, though. Ancho Serrano. Whoa! My gosh, it's like day one. First practice. Crazy. This guy windmilling out the gym, and I'm having fun with him. Like, honestly. So you weren't expecting that Filipinos could get up, huh? Memorable sa akin is yung practice namin mula umaga before classes and then hapon after classes hanggang gabi. Wala masyadong ilaw. So, nagpa-practice kami na madilim na yung lugar. May swerte kami dun. Nung pagkatalo ng Adamson, daming pera. Yung talaga yung parang... Oh, seryoso. Yun pala yung most memorable moment niya, maraming pera. Oh, minsan ka lang makahawak ng ganung pera eh. Doon kami na-addict na parang kailangan natin manalo palagi kasi syempre eh. Parang, hindi naman sa pera, pero alam sa pera. Pero sa pera. 30, he's gonna say it, 30. He's gonna say it. I'm not. 30, he's gonna say it. An executed play. Balonzo! Two-handed jam and one! Like he's trying to expose me, man. Ano siya? Na-thrown out na siya? Oh. Ayun, nagrarambulan na. Abo, sige, puta na. Pumasok bigla, may dalang dos por dos. Nang laki pa. Pinigilan siya ng isang ano namin, yung brother namin. Oh, paano ka tinulungan ng teachers po sa school? Siyempre yung ano, pag wala kami sa klase. Pag wala sa klase, tsaka siyempre yung mga tinutulungan kami sa mga grades namin, yung mga siyempre may mga failing grades ko. Diba? Ano mas madalas, yung nandun ka sa klase o wala ka sa klase? Siyempre nandun sa klase, diba? Siyempre, pasok tayo, diba? Paminsan-minsan. Si Dondon Ontiveros, bakit he's not just as a Cebuano, but yung shooting skills niya, maganda yung shooting form niya, tsaka gusto ko yung dedication sa game, discipline, at especially nagtagal siya sa PBA for almost 20 years yata. I knew I was gonna dunk on somebody. I guess I can name drop. I thought it was gonna be Kwame. Yeah, I really wanted to get him just because, you know. Did you know 30, like who 30 was before that game? Like you knew how big he was in the Philippines? Yeah, no, I didn't. Nasa isipan ko na parang hindi na ako rookie, galing na ako sa parang nag-college na ako sa UV, dalawang taon. Kalbo din sa amin sa UV. Sabi ko, kinalbo na ako dun. Tapos kakalbuin ako ulit. Sabi ko, hindi ako papayag. Una, lalasingin ka eh. Pagkatapos mong malasing, wala ka nang maramdaman. Dun, nakakalbuhin. Pagkatapos mo sa salamin, sa kinabukasan, puta, wala ka na palang buhok. Yung sinabihan ako, hindi ako bahala sa'yo. Ako bahala sa'yo, kalbo na ako pagkinabukasan. Galit na ako nun, sabi ko. Alam mo ba, ikaw bahala? Wala, nalasing na rin ako dun. Sabi niya, nalasing na rin ako dun. Sabi ko, bahala ka dyan. Si Benimbala talaga. Si Santi, wala eh. Ano, titirahan ko lang yan eh.
Bakit si Ben Embala? Eh, siyempre, ang laki ni Ben Embala. Paano i-stop yun? Ikaw pa bumantay kay Ben? Nung ano, nung pangalawang game namin nata ako bumantay. Kasi wala kami ibang 4 eh. Sige, ikaw ako na mag-5 eh. Paraya na ako, si Santi. Di naman ako mas-stop eh. Si Ben na lang yun ako. Toughest matchup mo ever sa Lasal na nakalaban mo sa UAAP? Siguro, sarili ko lang. No. Hindi masyado mayabang eh. You're telling me that Ateneo LaSalle games are crazier than Duke games? Crowd-wise, yes. I'll play in the LaSalle versus Ateneo. You're gonna choose to play against bro, Ateneo. So much fun. So much fun. It sucks that we lost. Like, I really wanted to beat those guys at least once. We ended up taking 2 L's to Ateneo Blue. But I mean, if there was a third game, willing ka bang i-let go yung singing career mo? Kasi syempre full-time ang PBA player. Like, willing kang i-let go yung singing career mo kung ma-draft ka sa PBA? Kung mapipiliin ako, yes. Kasi first time ko talaga kasi yung basketball. Yung singing ko kasi naging hilig ko lang siya kamakailan nung in-invite ako ng kaibigan ko na mag-audition sa isang singing contest. Sino sa UAP ang unang tumira sa'yo? Wala, takot sila eh. Ito ah, June Manzo, sino sa UAAP yung mga naging hit list mo? Yung naging parte ng hit list mo, Brad? Yung mga tagalasal. Doon kawawa si Aljun yun palagi. Ang nababantay sa akin siya dati si Aljun. Pag kinikage sila ako, patayari to. Eh, pagulangan, ay, hindi tayo magpapatalo eh. Pag tapangan, tingnan lang natin. Sino naman sa 3x3 ang pinaka nahirapan ka? Kasi lahat sila, madami sila. Si Taylor, puro ano sila eh. Diba? Feel am sila nung last si Troy, tapos si Josh, si Taylor Statham, kaysa si Dylan Ababo. Siyempre, di ba? Saka nahirapan sa laro o sa trash talk? Hindi, sa ano, sa English nahirapan ako doon eh. Okay lang sa laro. Sa English ako nahirapan eh, pag nag-aaway na sila eh. Kaya pag ano, time out na lang eh. Time out mo. Pag-aaway muna kayo dyan. Sino naman sa UAAP ang pag nakita mo, aen ka sa akin to? Si ano siguro? Si Ange Kwame. Dijo, baka ako yung NK. Who was your toughest matchup here in the Philippines in college? This might surprise you, might not, bro. But Abando, he's a freshman, right? He's like that. That's one of the guys I respect. I was just talking to Renz the other day, and he was telling me about that game wherein he stepped on the line. Was that the game wherein you were like, yo, this guy? That was definitely the game. In those final moments, I was just like, yo, he's out here hitting some, some real ish. And I was just like, yo. Or rather, Abando for three. Got in the whole of second half. Abando for three. Got it! And a steal! Abando will stop for a three and gets it to go! Sino sa PBA ang looking forward ka na makalaban? Okay, since I'm playing the guard position, gusto kong maka-challenge. And for me, marami akong matututunan sa kanya, si Jason Castro. Ayun. Gusto mo makalaban si Jason Castro? Ayun. Mabigat-bigat yung gusto mo makalaban. Usually, yung rookie year ko, tsaka sa UB ako, points guard talaga, hindi talaga ako namamasa. Oh, si June Manzo, points guard. Magaling talaga pumunto si Manzo. Ay na, wala lang choice last year eh. Wala choice eh. Totoo ba to, Brad? Ang balita ko, nung Kalam Bubble daw, pag pre-game, lahat daw nagsistretching tapos nag-warm up. Ikaw daw kumakain. Totoo ba yun? Siyempre, kakain ka talaga. Hindi, bago maglaro? Siyempre, kailangan may energy ka. Oo, kasi kailangan na energy. Ilang manok ang kinakaya mo bago maglaro? Ilang manok? Siguro mga dalawa. Dalawa? Dalawang pack ng ano, chooks tsaka uling rooster. Dalawang pack? Siyempre, dapat magkaiba. Pack? Oh. As in yung full chicken? Oo. Oh, oh. Sumaba nga yung laro. Bro, nakakapagod. Bro, sandali lang, Alvin, ha? So, nakakakain ka ng dalawang whole chicken? Oo. Oh. Dalawang chicken, magkaibang brand. Kailangan yun. Tikman mo kasi yung dalawang brand. Diba? Yeah, para malaman mo talaga kung anong masarap. Kaya gusto ko, may bayad tong plug na to eh. Sige, plug mo na. May branding pa rin, eh. I'm gonna say Renz. So Renz. I'm gonna say Renz Bonadon. I'm saying it. I'm a fan. I am a fan. And I knew just because he was the young bull. And yeah. We're not gonna let that happen in here. You gotta show me something, Renz. So definitely him. I remember there was a play. I don't know how I got the ball, but I got the ball and I seen him there and I just go straight into him and then just lay it up. He falls over. And there was another one. He was just, I don't know, hugging me or something. There's a lot of contact and stuff. Mm-hmm. And the ref, I'm looking at the ref like, and then I ended up shoving him, running out to the three and then hitting it. So
It was, I was definitely say runs for sure. Sinong player sa PBA ang minomodel mo yung game mo after? When it comes to shooting, si Renren Ritualo. Hmm, okay. Pero kung sa point guard position naman, si Jason Castro talaga. Because he can, despite na medyo may kaliitan siya, he can penetrate. So, at saka yung footwork niya maganda, mabilis, saka mahirap sa bantayan. So, yung dalawang players na yun ang ginagaya mo talaga. Kung baga, pag naglalaro ka dyan sa inyo, Renren yung shooting mo, tapos Jason yung galawan mo. Yes. Anong moment na talaga sabi mo, grabe si Gov, pucha. Iba si Gov. Oo, iba si Gov. Iba si Gov, pare. Pinapunta kami sa bahay ni Gov. Ako, tsaka si Bright. Si Bright, binigyan ng kotse na SUV. Dati, tapos ako, binigyan ng kotse ni Gov na Vios na 2017. As in, right there, sabi, binigay lang? Oo, binigay. Binigay yung susi. Sabi niya sa akin, oh, June, drive muna. Sabi ko, doon ako na parang, salamat Gov, parang wala na akong masabi. I know Bo gets down, for sure. Bro, especially like prime Bo. Bo could still go, for sure. But prime Bo was definitely a guy you wanted on your team. And I was watching like the PBA fights, like top PBA fights. He's always, he's there 90% of the time. Always in there. And he does, what's his signature moves? What is it? Is it the shotgun? Him? No, he was like the one with the DX. He was like big. I was like, Kuyo Bo, bro. I was down there shaking watching this PBA video. That shit was crazy. Ano ang madadala mo sa isang PBA team? Siguro, ano, magdadala ako ng bag nila. Mag-abot ng tubig sa kanila. Yun yung mga idadala ko sa team. Kunyari ngayon, kakausapin mo yung PBA team na kukuha sa'yo. Anong sasabihin mo sa kanila? Thank you. Kinuha niyo ako. Ba't kinuha? Wala namang importante sa akin. Minsan ko sa PBA team na kukuha sa akin na sana kunin niyo ako, i-draft niyo ako. Kinuha ka na nga eh. Ano pa sasabi mo, kinuha ka na? Ay, wala. Sorry. Akala ko, baka hindi tayo ma-draft eh. Sa lahat ng point guard doon, June Manso, Aljun Melesio, RK Ilagan, Andre Caracut, what sets you apart doon sa ibang point guards doon sa draft? Ayun, aside sa ako yung pinakamaliit sa drafting ngayon, lahat naman may puso sa PBA. But all I can say is, mas malaki ang puso ko. So, ipapakita ko lang yung tapang ko. Kasi kung sa tapang lang, gagayahin ko si Calvin tsaka si Anne, si Bo Belga eh. Yung dalawang yun eh. Oo, sa tapang lang, gagayahin ko talaga yung dalawang yun. Kasi di naman tayo sobrang galing na katulad ni Lawan, na athletic. So, tapang, talino na lang talaga. Kasi kung meron ka nun, wala nang imposible. Wala imposible talaga. Tutulungan ko iangat yung team nila. Siguro, di ba, ako yung missing ano nila piece sa team nila, kumbaga, di ba? Missing piece, no? English yun! Thank you. Isang blessings na makuha niyo ko. Isang blessing kanino? Sa'yo o sa kanila? Sa kanila. This... Ikaw ah. Top three for sure. You never know. No. He's like, no. One or two. One or two. I'd be surprised if you go three. I have a mock draft coming out next week. I'm putting you at two. Put me at two? Yeah, I'm putting you at for Northport. Fuck yeah, bro. Okay. Gusto ko mapunta sa San Miguel. Yung dalawang kilalang Cebuano, kung si Aldondon, tsaka si Junmar Fajardo, ay nandyan din sa SMB. If ever makonsider man. Malay mo, gawin na nating tatlong Cebuano. Ikaw yung pangatlo, pwede, Christian. Tingnan natin. So handa ka makipagtirahan sa PBA? Handa. Paharap ko to eh. Mga PBA Paharap. Team na naghahanap ng mga ano. May gusto kayong mawala sa court ha? Si June Manso. Ready? Madami-dami din yung naipon sa bulsa. Gusto mo pasalamatan si Alvin? Salamat sa inyo. May pera na ako. Sabi ni Santi, umaman daw siya dahil sa'yo. Hindi, umaman ako dahil kay Santi. Ay, kasi maniwala sa akin. Maglaro lang tayo 3x3. Tapos last year ka, magpapadrop to siya. Sabi ko, wag ka muna magpadrop. Take na tayo. Gagawa muna ng pera sa 3x3. Sayang yung pera. Oh, that's why you wanna go one. No, I'll go wherever, man. He knows what's going on. He wants to go number one. Take the CJ Perez route. I know a little bit. I will really do my best to improve. I will really do my best to contribute to the team. Never stop learning. Listen to coach's instruction. Hindi magiging matigas yung ulo. Walang attitude problem. Ganon. Ayan. Nung nanalo kayo sa Adamson, ano nakuha mo? Sakyan. Yung Fortuner mo? Sakyan. After the season, nakabili ka ng Fortuner? Oh, after the season. Nasaan na yung Vios?
Lana. Hindi na niya pinalik kay Gov. Gov, hindi na niya pinalik yung Bios. Hindi na. Hindi na. In-encash na niya yung Bios. But nah, I'm gonna go with UP. Okay, why UP? I just think, I'm gonna say UP. I just think me, Richie, and Kobe are like, they would have went crazy. We're running and going. So if you had a starting five for UP, who would it be? I'm putting Juan, me, Richie, Kobe, and Bright. That would just go so crazy. Kung sakaling mapanood ni Kuya Arwin to, para lang alam niya. Bakit pa hindi ka nakilala ng ako'y malaya pa? Anong rason kung bakit finally nag-decide ka na magpa-draft? Siguro, I'm born for this. Magpa-draft ako.